Ah, magandang hapon po. Kung nga po pala, si Angie ng Kainis TV. Ngayon po hapon, magpapataba po kami ni Kaya mo ng mga talong at saka sili. Pagsasabay-sabay na po namin patabaan. Ito po yung papatabaan namin ni Kaya mo. Lahat po ng itanin namin na yan. Papatabaan po namin yan. Pero lang po yung malalaki. Yun lang pong maliliit ang papatabaan namin. Kasi po hindi pa siya napapatabaan simula nung itanim namin. Siguro po mahigit 1 week na yan. Dahil naging busy po nung mga nakarang araw, ngayon pa lang po kami magpapataba ni Kaemon. Ang gagamitin po namin pataba urea. Ito po swire. Ganyan po namin. Pwede na po ito kasi po wala pong available na calcium nitrate. Kaya po urea lang gagamitin namin. Ito po, isang lata na to. Lulusahin po namin ni Kaemon sa isang timbang tubig sa 16 liters. Okay na po yun. Hindi na po kailangan ng sobrang pataba. Kasi nga po, unang pataba pa lang yan. Kailangan po, hindi po masyadong madami. Yung sakto lang po. Ito, sukat na sukat po ito. Pagkatapos po, lulusahin lang po namin. Yung konti. Kasi po, madali na malusaw yung yung urea sa tubig. Mabilis po malusaw yan. Hindi po kasi kailangan ng ng matapang na pataba sa unang pataba. Kaya nga po ay yung tamang pataba lang. Pero mas maganda po sana kung may calcium nitrate. Wala po. Wala pong nabili kasi po wala pong available dito sa San Isidro. Sa Gapan lang po, may available ng calcium nitrate. Ayan po, magsisimula na po kami ni Kaemon. Kaemon, ikaw isang kamay nga dyan. Ayan, Kaemon po. Birthday po ni Kaemon kahapon. Medyo marami pong handa, kaya ayun. Kaya siya, medyo tinanghali ng gising. Pero okay lang po yun, birthday naman. Sige po, magsisimula po muna kami. Yung pagdidilig nga po pala, hindi po dapat masyadong matikit sa puno. Ika nga po yung mga ganyan lang kalahi sa puno, okay na yun. Kasi po, masusipsit naman sa ugat. Tsaka iwasan din po na madikit sa dahon yung didilig. Kasi po, para hindi siya masaktan o malusaw. Ganun lang po yun. Sige po, magdidilig po muna kami ni Kaemon. Bye, Kaemon. Po, tapos na po kami ni Kaemon dito sa lugar na to. Nakaano po kami dito? Naka apat na timba po kami dito na idilig ni Kaemon. Sa lahat po na yan. Apat na timba po. Siguro po lahat ng sili na yan, sili talong na yan, baka po yan may 400 puno. Po, tapos na po kami ni Kaemon dyan. Tapos po meron po kami tayo ni Kaemon doon sa gobyeron. Meron kami time ni Kaemon doon, siguro mga 60 puno yun nandun. Tapos na rin po yun. Ngayon po, dito naman kami nagpapataba ni Kaemon sa maluwang na to. Ito pong didiling namin ni Kaemon na to, talong po ito, tsaka sili. Pero mas marami po rin talong, tsaka mas marami po talong kaysa sili. Nakakaanong timbahan na po kami ni Kaemon, nakakain na timbahan na kami. Itong laman na to. Saan kay Kaemon, pang-walo na po ito. Pang-walong timba na po namin ito ni Kaemon. Sige po at medyo pagod-pagod ng konti. Titirahin na po namin ni Kaemon ulit. Sige po. Ayan po, marami po ididiligin namin ni Kaemon na yan. Ayan po si Kaemon sa Banandura, pagkayari po niya, doon po kami sa Banalikod. Meron din po kami tayo ni Kaemon doon. Marami po kami tayo ni Kaemon dito. Sige po, dito magdidilig po muna ako. Ayan po, tapos na po kami ni Kaemon doon sa maliliit doon sa sa gobyeron. Yung maliliit po, ito po naman, itong talong na to. Pwede maliliit din, kasabay din po nung nandun.
po. Yan po yung yan. Ganto po yan sa dulo ng bakod. Eh, magkaibang pataba po kasi ginamit ni Kaimon, kaya naiwan si Kaimon doon. Pinapadilig ko na po kay Kaimon ng replica 14, yung malaki kasi po 3 weeks na siya. May mga bulaklak na, kaya dapat po triple potty na yung gamitin sa kanila. Yan po, magdidilig po muna ako dito. Ayan po, natapos ko na yung gabi dito. Medyo masakit na sa likod. Dito po yata sana yung nag-iyoko. Ang po talong na to, siguro po ito, may kit na rin 1 week. Eh, kaya po ito dapat, bukas, pagkatapos bukas ng maga, dapat po ito, didiligan ulit ng tubig para mapapanlawan siya. Ganun po yung nagpapataba. Dapat po, kinabukasan, babanlawan ng tubig para kapit na kapit. Ganun po yan. Yan po siya. Siguro po ito eh. Baka ito po eh. Ito. Yung pinatay namin dito, baka ito po eh. Wala naman po siguro 100 puno ito. Pati po sili. Ganun po siguro. Baka po more or less 100 ito. Hindi ko na po nabibilang pa. Pero maganda naman po sila. Bukas po ng maga, pagka dilig namin ni Kaimon, ipapa-spray ko po kay Kaimon yan ng 7. 7 na lang po ang gagamit namin kasi po, ang kalaban lang naman po namin dito, langgam. At saka yung insektong kulay itim na parang alitangya. Kayang-kaya na po ng 7 yun. Hindi na po kailangan masyado matapang. 7 na lang po gagamitin namin. Sige po, babalik ako si Kaimon, tutulungan ko po siya doon. Eh po, magtitimpla na po ako ng ano, ang pataba na pandilig doon sa talong ni Kuelito na ano, 3 weeks old na yun. Eh, lalabas na po yung bulaklak niya. Kaya po, nalagyan ko na po siya ng triple 14. Nagamitan po siya ng triple 14. At saka po, yung height niya, medyo mababa po, kaya po ang gawin ko pong timplada sa kanya, kalating triple 14 at saka kalating urea para medyo tumas pa po siya. Ganun po ang gawin ko. Bali po, kalahati po ito, kalating triple 14 at kalating urea. Dinilig ko po siya, isang ganito rin po sa isang puno. Tapos po, ito po yung gamit namin ano, pang gamot. Powder po ito. Ito po yung 7. Eh, kaya na po ito yung langgam at saka yung maliit na insekto. Kasi po, pagka hindi po namin in-spray ng ganito, mauubos po ng langgam yung mga usbong at saka yung mga ibubulaklak ng sili at saka ng talong. Sayang po kasi, kaya dapat bombayin. Pero po kapag kami bunga na po, hindi na po kami nag-i-spray ng ganito. Hindi po kami gumagamit ng insecticide. Siguro po gagamit po kami ng polyar. Pero po insecticide at saka fungicide hindi po kami gagamit dito. Sa kamatis lang po ginagamit yung fungicide. Pero iba po gumagamit din po ng fungicide sa sili at saka sa talong. Pero dahil nga po ito halos sa para kain lang din dito. At saka yung siguro pag masyado madami may bebenta. Hindi na po namin gagamitin ng ano, matatapang insecticide. Sige po, at magtitimpla po muna ako. Ayan po, magdidilig na po kami ni Kaimon dito sa ano, medyo malaki-laking talong. 3 weeks na po ito. Ito po yung itsura niya. Ayan po yung mga insekto na sumisira sa mga talong. Ayan po yung mga bumubutas. Siguro po kaya na yan ng 7. Yan. Ayan po yung mga insekto po niya. Kulay itim mo yan. Para pong alitang yan na maliit. Ayan po yung mga bumubutas sa talong. Ngayon, pagka hindi po nakaya ng 7 yan, siguro spray namin kaya mo ng medyo matapang-tapang yung ganit. Yan po, nag-aanda na po siyang ano eh. Yan po yung magiging bulaklak ng talong. Yan po yung magiging bulaklak niya, kaya po
kasya namin ng triple 14 para po gumanda yung magiging bulaklak niya, at saka para po naka-ready na rin po yung sa pagpapabunga, at saka po para kumapal siya, tumaas, at saka po para tumibay. Ganun po yun. Kaya po pinag-mix po namin yung triple 14 at saka urea. Yan po yung mga insekto, pinisira po niyan yung mga talong. At saka po may mga langgam po yan sa ilalim. Sige po, at magpapataba po na kami ni Kaimon. Ayan po, tapos na po kami magpataba ni Kaimon doon. E, naka-labil limang timba po kami ni Kaimon. Kaya po medyo sakit sa bewang. E, napakarami po kasi. Dinilig po kasi namin yung mga batang talong, sili. Saka yung malalaking talong, saka malaking sili. Kaya po, ganun po karami na idilig namin ni Kaimon. Yung binili po niyang pataba, 10 kilo. E, napakamahal po ng 1 kilo. Yung 1 kilo urea po, 50 pesos. Tapos yung triple 14, ang 1 kilo, 60 pesos. Plus 80 po isang pack ng 7. Kaya dalawang pack po yung bilhin niya, kaya malaki rin po inabot. Pero po yun, hindi naman namin nagamit ng 1 araw yun. Siguro po, magagamit namin ni Kaimon yun, mga ano pa, mga dalawang dilig pa, bago namin maubos ni Kaimon yung pataba. Pero po kahit na, napakamahal pa rin po. Siguro po yung talong na to, kasabay din po ng talong doon. Eh sumobra lang po sa yung ano doon, yung punla. Kaya po yung talong na nakatayong ko dati dito nung binunot ko na, ito po itinanim yung sobra. Ito po yan, ano po yata ito. Yung mga 20 puno rin po ito. At dirigo po muna. Ako pa lang po ito papatabahan din kasi yung mga nakakarang araw nga po busy po kami lahat, kaya po mga nalay po yung pagpapataba namin sa mga halaman. Kaya kaparangay, alam nyo na, alam nyo na pagdating ng mga siguro mga January 15 ganyan. Siguro po yung mga pinataba namin ngayon, baka po sakali sila may bunga na at sana magbunga po sila. Ito po, napakarami po nito. Yung mga tanim po namin na yan. Yan, napakarami po yan. Halos buo pong likod ng school nataniman namin ni Kaimon. Ano pa dito? Tsaka sila, umupo pa rin sila ng magkatayin ng mga bata. Siguro po, alam nyo na. Pagtungto po ng January, January 15, basta pataas. Kami po magbebenta ng talong sa inyo at saka sili, kamatis, lahat po ng produkto dito sa school na ano namin, sobra po ito ng dami, kaya kayo po ibebenta namin ni Kaimon. Sige po, at kami ni Kaimon magmimerenda muna. Napagod po kami ng ni Kaimon nyo, nasulit po kami ngayong araw na to, nalaban po kami sa pagpapataba. Sige po, ingat po kayo, ingat po tayo lahat. Sana po may natutunan kayo sa amin ni Kaimon sa pagpapataba. Ingat po kayo ha. Ayan po si Kaimon. Kaimon! Kabay ka nga Kaimon na konti. Maging merenda muna tayo. Ayan, maging merenda po muna kami ni Kaimon. Binigyan po kami ng tinapay ni Ate Bel kanina. Kaya po, kakainin po muna namin ni Kaimon. Sige po.